Muli, isang magandang hapon sa bawat isa. Welcome to our Youth Bible Study, a ministry of Country Baptist Church. I'm live from San Juan City at kakarating ko lang from a client call. Unfortunately, I will not be broadcasting from Pasig City but now at home. So I welcome you to this ministry of Country Baptist Church, particularly on our youth devotion or Youth Bible Study for not only for the youth of the church, but also for adults, because our topic is expository preaching. We are basing this on the 9 Marks Study Guide series of Healthy Churches. No, so 9 Marks editors composed of Dr. Mark Deber, Dr. Lehman, and Dr. Jemison. So I acknowledge their authorship. We're utilizing their study guides as part of our group study. So we thank the Lord for this time. Let's open in a word of prayer. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat sa inyong biyaya. We thank you, Lord, for this time that you have entrusted us this particular period of time to study your word, particularly on its exposition. I pray, Lord, as listeners of your word, as the recipient of your word, we may be responsible in making sense of the preached word in our lives so that it may by your grace, we could apply this into our personal and ministerial life. Help us, Lord, to know you more through your word. May your spirit illumine us continually. May your spirit guide our hearts and mind as we continue on this study. Bless even our afternoon service to be led by Pastor Lem around 4 o'clock. This is our prayer in Christ's name. Amen. So I still need to have some sound check before anything else, no? For a while, mga kapatid. For prayer and Christ. So I still need to... Yeah, I think my audio is clear. Same setup I used a while ago in our Sunday school. Nakita natin sa mga unang, this already part 3 of our expository preaching, kung papansin natin yung ating title about a good sermon. What makes a good sermon good? So, we have seen the frailty of man, no? when they have heard another voice aside from the voice of the Word of God. In Genesis chapter 2, we could see there the instruction of the Lord not to eat the fruit thereof, of the tree of the knowledge of good and evil. But Adam in particular heard another voice aside from the Lord Jesus Christ. So that's the problem even as we apply in our church, current church situation, where the people might listen to another voice aside from the word of the Lord. So I hope and pray that by God's grace we could continue to be faithful in listening to God's word, particularly the preached word of God in our midst, so that you may see the beauty of the word of God. In terms of its the preaching, the preached word of God. Na habang ito'y pinapangaral, makita natin ang ganda nito at ang tayo magkaroon ng disiplina sa pagtanggap ng mga salitang ito. In our church today, it's not only the preacher that has a problem sometimes, but most of the time, it's the recipient of the preached word that has problem, struggle to grasp through the word of God. Now, they have not established the discipline on focusing on God's voice as the word of God being preached. Just like what happened to Eve and Adam in particular, who have heard another voice. You know, Eve had been tempted by the serpent, and we know that Satan come in to the serpent to tempt Eve, and Eve hear the voice of the tempter. And in like manner, but of course, Adam has a more serious responsibility. Adam heard Eve's voice rather than God's prohibition on the tree. And as a matter of fact, he took the fruit and eat also. So yun, nakakalungkot. Sa kongregasyon nangyayari yan, mga kapatid. Nakakalungkot, maganda ang preparasyon ng ating pastor, maganda ang
exegesis, no, yung mga hermeneutical principles, no, we could really appreciate, no. However, because of the unpreparedness, because of the listener hearing to another voice aside from God's word, the prompting of the Holy Spirit, no, na iba yung application sa buhay niya. Instead na maging obedient siya sa salita ng Diyos, ay mas lalo pang napahamak. Because he ginawa niya yung labag sa kaut sa salita ng Panginoon, ang pagkain ng prutas na ipinagbabawal. At sa kasalukuyan naman, dahil hindi mo napakinggan ng tamang salita ng Diyos, mali ang aplikasyon sa iyong buhay. So nakakalungkot, no? Dahil maraming mga distractions ngayon sa ating kapanahunan, ay talaga nga namang dapat pagtuunan natin ng pansin yung disiplina ng pakikinig. I call it expository listening of God's word, not just the preaching itself, because we know that the elders, Pastor Randy, Pastor Lem, even me from time to time, prepare for the sermon, for the messages that we will be imparting to the congregation. And the congregation, in like manner, should have this seriousness in terms of its responsibility on receiving God's word. And now we'll be reading a classic verse, particularly on the inspiration of God. Makakakuha tayo dito, mga kapatid, ng mga katotohanan patungkol sa salita ng Diyos at pangangaral ng salita ng Diyos. From 2 Timothy 3:16 down to 4 verse 4, babasahin ko po sa Ambagong ang Biblia. I hope you could message the Baptist Ministerial page comment box so that I will know your presence. There are at least 4 viewers a while ago, no? Perhaps because of connection issues, ayan, naging isa na lang o dalawa. But nevertheless, we will continue. I need to end this before 4 o'clock, no? Para po sa ating pangangaral ngayong hapon. Verse 16, ang lahat ng mga kasulatan, no? So encompassing to, no? Not only the Old Testament but the New Testament as well included in this passage. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan, no? Magkakaroon ng pakinabang sa atin to. Saan-saan ang pakinabang ng salita ng Diyos? Dahil ang ground nito, ang batayan ng pakinabang ng salita ng Diyos ay kinasihan. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan because it was inspired of God, meaning pertaining to the original autograph of the scriptures. It will be useful, no? Sabi nga dyan sa King James, it will be profitable, no? Magkakaroon ng mapapakinabangan sa pagtuturo, no? Una sa lahat, sa pagsasaway, no? Kapag may mga kamalian, pagtutuwid, paghahayag ng mga na dapat gawin, at pagsasanay sa katwiran. So this 4, ang tuwirang pakinabang sa kinasihang salita ng Diyos, no? For instruction or pagtuturo, pagsaway, reproof, correction, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran. Upang ang tao, what's the purpose of this? What's the purpose of this word of God that is profitable? Okay? Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, magkaroon ng kalubusan, no, in terms of its holiness. Yon, may mga drop frames tayo. Okay, nanunumbalik naman siya, no? So kaya okay naman. No, upang tayo magkaroon ng kaganapan, no, maturity, in a way perfection, no, to achieve that maturity level na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. See?
So for good works, mga kapatid. That the man of God may be perfect o ganap, thoroughly furnished unto good works. Also in ESV, that the man of God may be competent, equipped for every good work. So yung tayo magiging kasangkapan para sa katwiran at gawaing mabuti. Yan ang purpose ng Word of God, mga kapatid. In terms of our application, life application as Christian, no? Magiging kasangkapan tayo or equipped. We are equipped for good works because of the Word of God that is inspired of God. Now, I will jump to 4 verse 4 or 4 verse 1 muna. Ano, walang pang jump dito ah. Teka. Ito, yan. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at mga patay at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita, ipangaral mo ang salita. No? So magkaugnay itong context na to, no? Yung premise ni Pablo kay Timoteo, inspiration of the Word of God, could be used for instruction, reproof, rebuke, at sa mga pagtuturo, kasanayan, upang magkaroon ng kaganapan si Timoteo, itong susunod, no? At sa pamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian, no? Speaking on the view of eschatology, meaning in the future sense, na magkakaroon ng kahatulan sa mga buhay at patay, ang Panginoon Jesucristo at ang Diyos Ama. So merong kinonek ni Pablo yung present situation ni Timoteo sa kanyang pag-aatas ng salita ng Diyos ni Pablo kay Timoteo ay inugnay niya doon sa gagawing paghahatol ng Ama at ng Anak. Kaya nga ito ay inaatasan kita, ipangaral mo ang salita, na preach the word, masikap ka sa kapanahunan at hindi kapanahunan. So magkaroon ng pagsisikap sa pangangaral, whether that be in season or out of season. Meaning, if there are cases that seemingly the situation is not a right time to preach, no, you should still preach. Hindi sa kapanahunan, no, there are cases that in our way, no, nakikita natin na parang ayoko mag-preach, no, parang hindi ako handa, no. Pero sabi ni Pablo ay magsikap ka sa kapanahunan at hindi kapanahunan, sa may mga pagkakataong mangaral ng salita ng Diyos. Magtuwid ka, manaway ka at mangaral. So ito yung mga aplikasyon ng salita ng Diyos, no? And this is in the context of the preach word, no? So hindi ito yung pagbubulyaw o yung iba pang mga pamamaraang verbal communication, but through the preach word. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at di kapanahunan, magtuwid ka, no? Itama mo ang mga kamalian, manaway ka, mangaral ka ng buong pagtiyaga at pagtuturo. So may sangkap ng pagtuturo. Teaching is necessary in preaching, an element of, in fact, teaching is an element of preaching, mga kapatid. Hindi pwedeng maging preaching kapag walang pagtuturo gagawin sa pangangaral. No? Hindi pwedeng lecture lang ang preaching. I would say sometimes may mga pagtuturo na mukhang preaching, pero ang preaching, automatic yan, mayroon siyang teaching. May turo o may aral. Okay? Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang masong aral. You see, on the last days, perhaps, may kita natin na hindi nila matitiis to, yung mga wastong aral na to, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating taenga. Their itchy ears. No, sa panahon natin ngayon, sa huling panahon, ay mag-ipon sila para sa kanilang sariling gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. Yan, mag-iipon sila para sa kanilang sariling mga gurong ayon sa kanilang pagnanasa. Maghahanap sila ng mga guro na magsasatisfy ng kanilang pagnanasa. So definitely, hindi sila tatagal sa ilalim ng matapat na pangangaral ng salita ng Diyos dahil sila ay maghahanap ng mga naayon sa kanilang sariling pagnanasa because of their itchy ears, makating tenga. Ito'y figurative of those things that you just want to hear. Now, there are truths that you don't want to hear, mga kapatid.
No, lalo na patungkol sa kahatulan, kasalanan, at ang kapahamakan ng sanlibutan nang wala kay Kristo Jesus. Yan ang mga bagay na ayaw mong pakinggan. No? May gusto ka lang pakinggan. At maghahanap ka ng mga mangaral na aakma doon sa pandinig mo. Yan ang kakalungkot sa kapanahon na ni Timoteo. At tatalikod sa pakinig sa katotohanan. You see, because of their each ear, so makakating taenga, ay tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga taenga at babaling sa mga kathang isip. You know? Yan ngayon ang nangyayari sa mga bumabaling sa kulto. Sila ay bumabaling sa mga kathang isip. No? Dahil hindi sila sila'y tumalikod sa pakikinig sa katotohanan. So, very essential yung pakikinig ng katotohanan, no, sa iyong pagbaling sa mga kathang isip. No, ito yung may relation ito. No, dahil ikaw ay natalikod sa pakikinig ng katotohanan, magbabaling ka ngayon sa hindi katotohanan, kasinungalingan o mga kathang isip. Hindi ka naman pwedeng, 50-50 ka lang, brother, 50-50. 50% truth, 50% chismis. Hindi pwede. Once na bumaling, tumalikod ka na sa katotohanan, definitely, ang iyong patutunguhan ay ang mga katha. Babaling ka sa mga kathang isip. Yan ang magsisimula ng iyong kapahamakan, mga kapatid. Okay? So we thank the Lord for the reading of His Word. At tayo magpatuloy sa pagsagot ng mga reflection questions. According to verse 16 of chapter 3, where does the Bible came from? So madaling sagutin yan. It comes from from God Himself who breathed out the Word. He created this Word. No? And why should this cause us to believe and obey everything says? No? So, tingnan natin yung kasagutan dito. Comes from God. It is inspired, meaning breathed out by Him in His Word. So, yan po yung makikita natin dyan na kaya kailangan pakinggan natin ito dahil ito'y salita ng Diyos. It is His Word. Ito ay salita ng Diyos. Kaya kailangan natin na pakinggan ito. No? We should have a discipline or exercise or discipline of listening to God's Word, particularly the preached Word of God. Kasi kung hindi lang ito yung mismong Word, kung susundan natin yung mga talatang ito na nabasa natin, it is regarding the preached Word. Tinatagubilina ni Pablo si Timoteo sa kanyang pangangaral. Kakibat ang mga katotohanan ito, particularly on the inspiration of the Word of God. No? Because the Scripture itself is God's Word. So, think of that. Matibay ng motivation yan para sa ating pagbabasa. If you are a children of God, if you are a child of God, we should listen to His Word. Particularly the preached Word of God. We should be serious. We should consider focusing on the points of the Scriptures, on the main points. Then we have the sub-points. No? Kaya nga inihimay-himay sa atin ang mga salitang yan, lalo na kapag ito'y ipinangaral. Right? So, yan po yung kahalagahan yan. No? Why should cause us to believe? Because it is the very Word of God. The Scriptures is the very Word of God. No, yan po ang makikita natin dyan. Next question, according to verse 16 and 17, what will the Bible do for Christians? No, kapag ito ay ating pinakinggan, no, ano ang magagawa nito sa atin bilang Kristiyano? So, mahalagang tanong yan. Of course, baka kung babalikan natin yung talata, okay? Pakinabangan sa pagtuturo, pagsasaway, pagtutuwid, at pagsasanay ng katwiran. So, for what purpose that we're doing this? Yung pa, sa pakinabang sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katwiran upang ang Diyos ay, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap. For us to become mature in Christ likeness, that we become equipped in all good works. Mga kapatid, tayo na sasangkap kapang lubos sa lahat ng mga gawang
mapabuti. We have been fully equipped for all of the good works that is entrusted to us. Yan po ang makikita po natin dyan. Okay? So this passage teaches us that Bible, that the Bible teaches us, no? Tinuturuan tayo, the Word of God reproves us, no? So titingnan natin yung talatang yan. Sinasaway tayo, corrects us, tinutuwid tayo, and trains us. No? Sinasanay tayo ng salita ng Diyos sa katwiran upang magkaroon tayo ng wangis ng Panginoong Jesucristo, Christ-likeness, righteousness. So as the result, it will make us competent disciples of Christ. Di ba nga ang Kristiyano ay dapat lifelong disciples of the Lord Jesus Christ. Your being a disciple won't stop after your justification, but it will continue even in your progressive sanctification. That is discipleship. The disciples are competent disciples of Christ so that we are ready to live lives characterized by every good work. So yung buhay natin, sa buhay natin ay kakakitaan ng mga, ng sabi nga dito, disciples of Christ, so that we are ready to live lives. Tayo, ang buhay natin ay maging handa sa pamumuhay na kinakakitaan ng bawat mabubuting gawa. Okay, I need to nagre-reconnect po ako mga kapatid, no? Pasensya na. Yeah. PM lang kayo mga kapatid so that I could acknowledge you here on our broadcast. Now, if you are able, you could just PM on our comment box or comment section. There are two online viewers right now. So yun po, mahalagang salita ng Diyos eh. No, napakahalaga niyan, lalo na ipinapangaral ng salita ng Diyos. No, kaugnay nito, tinuturuan tayo. Tayo ay sabi diyan sa verse sinasaway tayo, reprove us, tinutuwid tayo, correct us, at tayo ay sinasanay para sa katwiran. So napakahalagang bagay nito mga kapatid na dapat nating isaisip. It makes us competent disciples of Christ so that we are ready to live lives characterized by every good work. So, yung buhay natin ay kakitaan ng mabubuting gawa. No? Nagiging automatic na siya, lifestyle. Nagiging automatic na sa buhay natin. Hindi na ito yung parang nautusan ka lang, kaya nagkaroon ng mabuting gawa. No, it's really become natural for us. An inherent character of a Christian life is good works. Which is the basis of which is the Word of God, particularly the preached Word of God. In light of these two verses, how would you characterize the point of preaching, and how would you answer the question, what makes a good sermon good? Okay, so magandang tanong yan, no, sa pagtingin natin. So the point of preaching is to teach, no? So there's an element of teaching in every preached Word of God. Lahat naman ito guys, I will not really mind telling you this because I'm confident that our elders are doing this for us. Yun lang sometimes, we are just lacking realization on this. Minsan matitigas kasi ulo natin eh. Marami tayong mga pinapasok na distractors on the process of our understanding God's Word. No? Yun nga yung kanina pag-usapan natin regarding education. No? Yung process of the instruction, process of the knowledge that is committed to us, and then yung processes in between that will become our storage is yung pag-intindi o yung pag-unawa doon sa mga bagay na yun. No?
And then ultimately it will be applied to our wisdom. No, so ganun din dito. Any preaching would have its teaching component, mga kapatid. Now, whether that be in terms of salvation, perhaps, in terms of who God is, in terms of its application to our Christian life, maraming bagay na pwedeng ituro sa atin habang ang salita ng Diyos ay ipinapangaral. No? Okay, so all preaching should have a teaching component. I suppose Pastor Lem I could hear Pastor Lem saying amen on this, that all preaching should have a teaching component. Walang preaching na walang pagtuturo. Lahat meron. Katulad, kasi inaalay natin yung preaching sa mismong mga katangian ng kinasihang salita ng Diyos. No? Yan yung dapat nating makita, no? Na itinagubili ni Pablo kay Timoteo na kanyang ipangaral. No? And then the reprove o yung pagsaway. Okay. So, every preaching, may pagsasaway, may rebuke na nangyayari. No? Lalo na pag may mga sin problems na natatalakay doon sa mga teksto or perhaps implications or perhaps application of the text. No? Maaring dyan yan may kita. Yung mga pagsasaway sa mga kamalian. Okay? So, I don't have doubt that all preaching has rebuke or reproof or reprove, whatever is the synonymous term for that. May mga pagsasaway. Lalo na kapag ang isang tao ay lumalayo na sa Panginoon, kailangan ng sawayin yan. Hoy, balikan na sa Panginoon. Magpakabanal ka na. So yan po ang nangyayari, no? So reprove. So all preaching has this component as well. O yung pagsasaway. And hindi mo lang sasawayin, ipapangaral mo rin yung tama o yung pagtuturo, yung to correct. There's a correction. Yan. So doon sa ating pagre-rebuke o pagre-reprove, there is also a counterpart of correction. Ito, huwag ka dyan. Ito ang gawin mo. So whether that be explicit on the text, it could be implicit or implied, it could be on the as far as the application is concerned, it could be on historical discourses, no? Maraming pwedeng lagyan yan. Hindi naman kailangan na pare-pareho lang yung kinalalagyan yun sa sermon o sa pangaral. It could be on different parts, whether that be on the text itself, explicit command, or it could be implicit, may mga pahiwatig, or it could be as a application or a case study that is consistent to God's word, no? So correction is necessary, no? Kung meron kang pagsasaway na gagawin, meron ka ring pagtatama, no? Kasi sinaway mo nga, Brother Ed, anong gagawin ko? Nung sinaway mo ako, anong gagawin ko? May pagtatama dapat. Okay, may correction. Ang correction naman, maaring implied or explicit. At the same time, pagsasanay. To train a congregation. Sinasanay ang congregation, mga kapatid. Sinasanay tayo. Habang ipinapangaral ang salita ng Diyos, tayo ay sinasanay ng salita ng Diyos. We have been trained and train a congregation through the Word of God. The purpose is to equip a congregation for good works. Yan. Magkaroon ng mabubuting gawa ng mga aplikasyon sa ating buhay ng salita ng Diyos, lalo na ang ipinapangaral na salita ng Diyos. Magkaroon ng aplikasyon sa mabuting gawa. Lalabas sa mga mabubuting gawa ang aplikasyon ng salita ng Diyos. Ang mabubuting mga salita ng Diyos ay makikita sa ating mabubuting gawa. Yan po ang magmamanifest. So eventually, if we will be saturated with good sermon, good preaching, that has instruction or teaching or rebuke or correction and training, so these components, through the Word of God, with faithful preparation, exegesis,
and hermeneutical principles applied to the preached word of God, then the result would be an application to the life of the congregation in terms of good works. A good sermon is good, no? Makita natin, because it is faithfully transmit. So may katapatan sa pagpapahayag nito. Transmit what God says. No, ano bang sinasabi ng Diyos patungkol sa talatang 'yan? Like a mailman who simply delivers the mail. No, kung ano yung ipapadalang mensahe, yun ang dadalin mo bilang isang mensahero ng salita ng Diyos. You become the mouthpiece of the Word of God. So, yan po. Mahalaga yan. No? A good sermon is good because it is faithfully transmits what God says. No? In terms of these points of preaching, to teach, to reprove, correct, and train the congregation. So the result would be good works for the congregation. Magmamanifest po yan, mga kapatid. I believe, no, tayo nasa proseso ngayon ng pagkatuto. I pray that the Lord will impress to our heart this word of God preached in our midst so that it may have good works, application, practical application sa bawat Kristiyano, lalo na sa Countryside Baptist Church. Mga kapatid. Now, as we continue, reading from 4 verse 1, Paul starts with the word, I charge you. By what or by whom does Paul charge Timothy? No? What does this says about how serious Paul is about what he's about to say? Keep in mind that Paul is probably nearing his death or sitting in his prison cell as he writes Timothy. Okay, maaaring nasa kulungan. There are some say that the letter of Timothy is part of the port missionary journey. Some may say it's only 3, and there are some variations. But nevertheless, on this particular moment, Paul is already on its sorry. Okay. Okay na ba? So this is the word of God. No? Okay na ba, Miss? Missis? Ayun, wala pala akong audio. Pasensya na. Okay. So medyo na ano kasi napisa ako kanina eh. Ayan, ipangaral mo ang salita ng Diyos, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Okay. So yun yung makita natin diyan, no? Either in season or out of season. So that word of God needs to be preached. No, pagsikapan natin sa kapanahunan o di kapanahunan. Magtuwid ka. No, ibig sabihin, magtama ka, manaway ka, mangaral ka. Same
character as the inspired word on the previous chapter, but now in the context of the preached word. No? Tugman-tugma siya eh. Manaway ka, mangaral ka ng buong pagtsatsaga at pagtuturo. Okay? Okay, Paul is anxious to charge Timothy to faithfully preach God's word, no? Matapat na pangangaral ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay kinasihan ng Diyos, which is centered on the good news of salvation through the Lord Jesus Christ. So there is still centrality of the gospel as far as the preaching of the word of God. Okay, approved na kay Mrs. Ayan, napindot ko kasi yung button eh. Medyo umiingay dito. What exactly is it that Timothy must preach? Ano ba dapat ang ipangaral ni Timothy? Sa verse 2, nakita na natin yan. What else might Timothy be tempted to preach? Okay? So, yan yung makikita natin dyan. Timothy must preach God's word. The word that is God's message. No? The whole counsel of the word of God, the preached word, no, the holy word of God in general and the gospel in particular. So palaging may centrality sa gospel eh, no. Timothy may have been tempted to preach his opinions because there's tendency to preach opinions sometimes. No? Yung ating sariling opinion, but of course, the opinion should be consistent to the word of God. Dapat. Kundi walang saysay yung opinion kapag hindi siya consistent sa the word of God. No, lalo na yung mga examples natin, illustrations, this might be some opinions that we may have, but this must be consistent. His personality and his life experience perhaps, yung biography niya, yung opinion, kasi pag ito yung mga nangunguna, magkakaroon na ng, well, hindi na yan yung word of God, his personality and his experience. There's a tendency for that. Lalo na yung mga karanasan mo, kahit dalawang oras ka mag-preach ng experience mo, nakalimutan mo yung word of God, babalikan mo na lang afterwards pag magko-closing prayer ka na. Or worldly philosophies, ito yung dapat nating iwasan, no? Yung worldly, makamundong mga filosofiya at mga kuro-kuro. Why? Because the word and even some within the church will oppose God's word. They don't want to hear God's word because of their itchy ears, mga katingtenga, na naghahanap ng ibang mga dapat gusto nilang pakinggan. Ayaw nilang pakinggan ang kasalanan, ayaw nilang pakinggan ang kapahamakan, ayaw nilang pakinggan ang kahatulan. Yan ang mga bagay na hindi ano eh, no? Ayaw nilang pakinggan. So ang tendency kapag ganito, yung mga itchy ears na yan, tatalikuran nilang katotohanan at maghahanap sila ng ibang mga guro na tutugma sa kanilang mga panlasa at pakinig. Yan ang mangyari. Because God's word unmasks our sins. Ina-expose itong kasalanan natin, kaya nga may reproof eh. May rebuke sa atin. At tayo ay kinokorrect. There's a correction. And cause us to repent of it. So may panawagan ng pagsisisi ng kasalanan. Of course, nagpapatuloy ito. Hindi lamang ito sa mga paunang karanasan ng kaligtasan in our conversion, but it will continue even in, as it progress in our sanctification, our life of faith and repentance. Nagpapatuloy yan. Sabi ng iba, di na kailangan ng repentance. I don't think so. Dahil nagkakasala pa tayo, kailangan pa rin natin magsisi ng kasalanan. Forgiveness. Repent. No? Bagamat ito ay hindi nakatulad ng justification, kumbaga ito na ngayon ay umihingi ng fatherly forgiveness dahil tayo ay nalalayo sa ating ama in terms of our fellowship kapag tayo nagkakasala. Ngunit ang ating pagiging anak ay hindi na maaaring mawala. Ngunit yung fellowship ng father sa kanyang anak ay nawawala yan o nangihina dahil sa ating kasalanan. So we need to repent. We need to refresh our fellowship with God the Father just like David. Nang siya ay nagkasala, nakita natin yung pagpapanumbalik kay Haring David. And we sinners will devise all means possible
in order to avoid divine confrontation. We don't want to be confronted with God's word. That's another problem with us. Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga makakatingtenga. We don't want confrontation with God's word. And in fact, if the word of God is faithfully preached in our midst, in terms of teaching, in terms of reproving, correcting, and training, may element talaga yan ng confrontation, lalo na sa sin problem natin, mga kapatid. Huwag natin iwasan na tayo makompronta ng salita ng Diyos kung may mga tinatamaang mga kasalanan sa ating buhay. Yan ay dapat nating tanggapin at tayo mahimasmasan, humingi ng tawad sa Panginoon at magpanumbalik sa Kanya. Yan dapat, mga kapatid, ang tamang attitude patungkol sa salita ng Diyos. Because God's people need to hear from God, and because God charges preachers, no? Like Paul charging Timothy to preach his word, preachers should realize they have nothing truly valuable to say other than what's in God's word. Yan talaga yung agenda ng preacher, yung God's word. Hindi yung human opinion, hindi yung mga philosophies, hindi yung experience, though valuable yung experience, no? Pero mas higit ang salita ng Diyos. Yung proper exegesis nito and applying hermeneutical principle. That's the job of a preacher, to faithfully say again what God has already said in His Word. Para tayong mga mouthpiece, tayong mga ngaral, mga pastor, tinawag na maging mouthpiece ng salita ng Diyos sa ating kapanahunan. Hindi katulad ng isang propeta dahil may prophetic office noong time ng Old Testament or even New. Sa New Testament ay mga apostol, pero natapos na ito. At bilang mga ngaral, meron tayong katungkulan gaya ng pagtatalaga ni Pablo kay Timoteo na ipangaral lang may katapatan ang salita ng Diyos kahit na sa kapanahunan o hindi kapanahunan. To explain it, no? Ipaliwanag ito. So there will be applying your hermeneutical principles here, no? In terms of its timeless application in our life, no? And apply it to the congregation so that by the power of the Spirit their lives will be conformed to God's will. So we will be in more of the likeness of the Lord Jesus Christ. What makes a good sermon good? A good sermon is the one that faithfully proclaims and applies the meaning of God's word. May katapatan sa pagpapahayag at nagkakaroon ng aplikasyon. No? Uy, yung highlight ko po, problema. Nagkakaroon ng aplikasyon ang kahulugan ng salita ng Diyos, lalo na sa buhay ng iglesia, particularly the congregation. Okay, so yan po, mga kapatid. Okay, other question here that we may continue before our time lapse, no? What might distract Timothy or any pastor from fulfilling this charge? What do you think Paul means in season or out of season? So, mahalagang tanong yan, no? Na pwede na ang sagutin. Any number of things may distract Timothy from this charge is frequent illness. Nakikita natin yan sa 1 Timothy 5.23. Masakitin si Timothy. No, we don't want to read that anymore. False teachers. Ayan. Yung kalusugan talaga would impede us in faithful preaching. No? Of course, nakita natin may mga limitations. Si Pastor Randy may mga limitation na because of his illnesses. No, ganon din si Timoteo. Maaring yan ay mga limitasyon. No? Isa pa ay false teachers who contradict his message. Napakadaming kulto. Napakadaming kulto sa ating kalagitnaan na nagkakaroon ng pagsalungat sa ating mensahe. Opposition within the church, of course. Nawa sa church natin ay wag magkaganto, magkaisa tayo sa salita ng Diyos at hindi tayo magkaroon ng mga oppositions, particular doctrinal oppositions. Yan ang mahirap sa church. Kapag ang church hindi turo,
maaaring gawing pang-abuso to ng mga leaders, no, to dictate. But of course, in our church, there must be a balance, no, of teaching the Word of God, the fundamental doctrines that we need to depend. Of course, we have our Confession of Faith, 1950, Articles of Faith, also the New Hampshire, 1833. So those are our guidelines, whether somebody is already opposing the leaders doctrinally. So we may look at these guidelines, even though the Articles of Faith or the Confession of Faith is not as equal as the Bible. But these Articles of Faith and Confession of Faith that we have are actually a written expression of the faithful Word of God. Yung faithful truths on the Word of God. Yan yung ating written expression in terms of our Articles of Faith and ating Confession of Faith, New Hampshire of 1833. Now, kung wala tayo niyan, we will be opposed. These are for riches and prominence. So, ayan. Nakakalungkot, no? Even Christians are tempted, no, to more than the ministry, they desire for riches and prominence. So that's this is a valid opposition, no, na talaga nangyayari ngayon sa kapanahunan ng iglesia. Also much more, no, and there are much more. By in season and out season, Paul means that when it's easy or when it's hard to preach, he should preach. Whether it's hard to preach or when it's easy, you should preach. Or yung sa kapanahunang ito, talagang pipreach ka. O may mga pagkakataon na hindi talaga, you're not on the preaching mode, no? Ay dapat mangaral ka pa rin. Na may mga ganyan talaga sa buhay natin, no? Lala sa buhay ng isang mangaral. May mga pagkakataon na tayo rin ay nanghihina. No? We have exhausted energy as far as teaching and preaching. We should still preach the Word of God faithfully. Yan dapat ang gawin natin. Regardless whether it's in season or out of season. When the people want it or don't want it, no? Kahit hindi ayon, may mga oposisyon sa pagtuturo nito, turo tayo. Kung ito ay salita ng Diyos at matapat na pangangaral, ituro natin. He should preach. No? When the people don't want it or don't want it. When he's popular or he's not popular. No? Wala naman sa popularity contest yung pangangaral. Eh, no? He should preach the word. So, depending on the circumstance, no, whether it's convenient or not convenient to preach. Whether there is more opposition rather than those that would accept the word. Regardless of the situation, we should continually preach the Word of God faithfully. Yan po ang ganda dyan. How do verse 3 and 4 of chapter 4 remind you of your meditation of Genesis 2 and 3? No? So kung babalikan natin yung pagkakamali doon, no? Maliwanag ang utos ng Panginoon, pagbabawal, ngunit may ibang boses na pinakinggan ang mag-asawang ito. Si Eva ang ahas pinakinggan at ang si Adan pinakinggan si Mrs. No, si Eva. This verse verses present an inside the church example on how church members will want to hear voices other than God's. Just as Adam chose to listen to his wife rather than listen to God. Kung titingnan natin sa verse 3, ito na yata yung mga makakatingtenga. No? So ito yung opposition. No? Hindi nila matitiis ang wastong aral. Kasi nagkakaroon na ng contradiction sa lifestyle mo sa Word of God. Eh. Ang tendency niya, pag hindi ka magsisi ng kasalanan mo, lalayo ka. You will go out. Kundi magkaroon ng mga katingtenga. No? Ang ibig sabihin niya, gusto mo lang pakinggan yung nais mong pakinggan. You don't want to be offended on the preached word. So you will look for something, a gospel that is calibrated by your ears, based on your ears. Perhaps a gospel of prosperity gospel, a gospel of health, wealth, and prosperity, no?
a gospel of material things, a gospel of other things other than the grace of the Lord. No? So, yun. Nakita natin doon. Magkakaroon nila ng mga katingtenga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sariling gurong ayon. Ito nga, mag-iipon sila, no? Sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa katotohanan. So, yun po ang nangyayari, no? They will hear what they want to hear. They don't want to hear what they should hear. Yun po ang problema. Okay, so yun po. Should good preaching be measured by its outcome or its content? Okay, so magandang tanong to, no? Based on the text. Preaching should be measured principally by its content. Yung content, yung four components na makikita natin. Una, it's the teaching component, the instruction of the Word of God. Secondly, there are sin problem in your wife, you need to be in your life, we should be rebuke or reprove. That's one of the functions of the Word of God preach. And there must be some correction. Okay? Correction. And then, training. Ibig sabihin, sinasanay ka na. Meaning, the preach word is teaching us to apply this in our personal and ministerial life. No? Should be principally by its content. Not by its delivery or the outcome of the preaching. Primarily the content. Of course, the content should be gospel-centered or at least with respect to the timeline of redemptive history. Kung lalo na sa Old Testament yan, nakikita natin yung location niya sa redemptive history na may mga aplikasyon sa ating kapanahunan. No? Not by its delivery. No? Sometimes, nagkakaproblema kapag ini-equate natin yung proper preparations or exegesis doon sa manner of delivery. Such as yung ating bawa, mga preaching voice natin, no, nadadaan natin sa mga ganyang klase ng style, preaching style, not necessarily the content or by the outcome of that preaching. Now, sometimes the outcome that depends on the Holy Spirit, if the Holy Spirit will grant grace and use this word of God for the listener, particularly a sinner like us, ayan po ay magkakaroon ng epekto sa kanila. Just because people flock to hear charismatic preacher doesn't mean that he is good or successful preacher. So yung success ng preacher hindi na nasusukat sa dami ng tagapakinig o sa yaman ng preacher, no, o sa laki ng kongregasyon, o sa ganda ng building. Ang masusukat ng success ng pangangaral ay kung ito ba ay aprobado ng banal na espiritu. Yan ang na ito'y ginawang mabisa ng banal na espiritu sa mga makasalanan tatanggap nito. Yan dapat natin makita yan. The successful preacher in God's eye, no? Because what he have done is faithful to God's word. In God's eye is the preacher who is faithful to God's word. Period. Yun naman ang layunin natin. Maging matapat sa pangangaral ng Diyos. Sa salita ng Diyos. As Paul puts it, I planted, Apollos watered, but God gave the growth or the increase. You see? Ang Panginoon ang nagpapalago. At ultimately, ito'y bubunga. So the one that would get the glory out of our faithful preaching is not us, is not the congregation, but God Himself. Because this is God's Word. Good preaching scatters seed, that is, God determines the outcome. If we look back on the parable of the sower, it's our responsibility to scatter the seed, to sow the seed of righteousness, to sow the seed of good news to this, no? But it's God that determines the outcome. Whether that bit will fall on the good ground, praise the Lord, it will grow and will bear fruit. But if it will fall on the wayside
or thorny ground or the stony soil, no? So it's up to the Lord that determines the outcome, mga kapatid. So ipagpapa sa Diyos natin. Okay, last question na pala to, no? 14, and then we'll be ending. What should churches be looking for in their preachers? What should you look in the preacher when you are choosing a church? No? Very practical question for those who are looking for a faithful church. No? For CBC, alam naman natin to, no? So you could see on the preaching, we could see the faithful preparation of God's word, lalo na kay Pastor Randy at Pastor Lem. No, but for those who are looking, no, ito yung masasabi natin diyan. Okay, no, so there are some of the guidelines. No, what should the churches and individual Christians, no? What should churches and individual Christians look for a pastor who is the preacher of God's word? Faithfulness to God's word, that's very essential. Meaning, if you're faithful to God's word, you are drawing out the intent of the author, the authorial intent. No? What the author mean to this, to that, what does the author mean at that particular period of time? So yan, yung authorial intent na makikita natin. And then, faithfully exegesis this and apply hermeneutical principle to this. No? Yan po ang makikita natin. Kaya ang inaaral talaga ang salita ng Diyos, hindi lang basta-basta siya pinapangaral. May pag-aaral, may mga kailangan na gawin, no? Pag struggle pa nga minsan, no? Paano ma-deliver ng tama ito sa congregation? Dedication to God's word. Meron tayong dedikasyon to God's word. Yung talagang pagiging masikap natin sa salita ng Diyos, pangangaral nito. May say dedication, the mindset, no? Towards God's word. That God's word is the inspired word of God, the infallible word of God, the scripture, and an inerrant word of God. So tatlo yan, inspired, the scripture is inspired, meaning breathed out, na talagang ito'y ginawa ng Diyos, hininga ng Diyos. It is infallible, meaning all of the promises of the word of God will come to pass. Infallible, from the start to the end. That's infallibility. It will come to pass. All of these truths will come to pass, including the coming of the Lord Jesus Christ. And then inerrancy in terms of its part that is free from error. The original manuscript, autograph, is free from error. No? In terms of its accuracy to history, accuracy in relation to science, accuracy in relation to other disciplines. Though the Word of God is not an expert source book for this, no, but if you will look at it at its scientific accuracy, ay accurate ang Bible. Pag tingnan mo siya in terms of its historicity, accurate ang Bible, etc. and etc. So dedication to God's Word, a deep and abiding love for God's Word. So it's importante 'yon, yung pag-ibig sa salita ng Diyos. As evidence in His words and action. Of course, sa kanyang ministry, no, at sa kanyang buhay bilang isang mangangaral ng salita ng Diyos. Though this could be a general, no? And His home and His public life. So it's also important na dapat makita natin. And more than anything, what makes a good pastor is he faithfully preaches and lives out the word of God. So we praise the Lord. No, it's indeed a blessing for our church. We have been gifted by two elders, Pastor Randy and Pastor Lem. Nakita natin throughout the years, their faithfulness in the preaching of God's word and living out the word of God in their lives. Kayo na mismo, mga kapatid, ang makakapagpatotoo nito. No, I will not give any example, but for most of us that had been in the church, I've been here since 1997. I've seen people come and go, but I've seen people who are committed to the Lord continue in the ministry even until now. So I praise the Lord for you, and you have seen how our elders and ministers
faithfully preach God's word until now. And that would make a good pastor or preacher as he faithfully preaches and lives out God's word. Okay, so yan po ang ating pangwawakas ng ating chapter 3 or week 3. Salamat sa Panginoon. Nawa ay may natutunan tayo, no? So yung apat na component, tatandaan natin sa pangangaral. Nako. No? Palagi namang may ganyan eh. So I know Pastor Lim won't be worrying because of a preaching should have an element of teaching all the time. Na walang preaching na walang teaching. Meron siyang rebuke when they're encountering sins, kasalanan sa buhay natin, rebuke, pagsasaway. Meron siyang pagtatama, kasi pagsasaway ka, tatama ka rin eh. Ibig sabihin, magbibigay ka ng pagtutuwid. And then, pagsasanay, sinasanay mo yung congregation. All of this had been a component of a faithful preaching, mga kapatid, which is in the content of a sermon. Okay? So we thank the Lord for that. No? We thank the Lord for this time. This would be our topic by next Sunday, Lord willing. How does expositional preaching work? Sa congregation pa rin to, ha? Hindi masyado sa mga preachers, but on the receiving end of God's word. So how does expositional preaching works? Okay, so that would be our topic by next Sunday. Oh, medyo pastor, pasensya na, 5 minutes late na ako. No? So anyway, ako po ay magwawakas na sa panalangin. Salamat sa Panginoon sa panibagong araw na ito na ipinagkaloob sa atin. Tayo manalangin. Muli Ama, kami nagpapasalamat sa inyong biyaya. We thank you Lord for this time exposing 2 Timothy chapter 3 verse 16 down to 4 verse 4. I pray Lord that makita namin ang kahalagahan nito, ang matapat na pangaral ng inyong salita at patuloy na aplikasyon nito sa aming buhay, Panginoon. In terms of the instruction, the teaching component of the preach word, the rebuking component, there are sins in our lives, we need to be rebuked, reproved, and we must be corrected as well, Lord, by the word of God, the preach word. And this is an opportunity for us to be trained by the word of God so that we may flesh out our righteousness in terms of good works. We thank you, Lord, for your grace. Continually illumine us by your Spirit. Prepare us as Pastor Lem will be preaching the soonest time afterwards, after this session. Be with us for the rest of the day. This is our prayer in Christ's name. Amen. Okay, so marami pong salamat sa bawat isa. At magkita-kita tayong muli by next Sunday for week number 4. Okay, God bless us all.